Ipinagdiriwang ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ika-65 karawan. At ang kanyang espesyal araw, ibinahagi din niya sa mga Pilipino tulad na lamang ng higit 300 persons deprived of liberty na pinalaya ngayong araw. Ang sentro ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mela Las Moras Live. Yes, Aljo, abot-abot ang pasalamat ng higit 300 PDS na nakalaya ngayong araw kasabay nga ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi lamang yan mula rito sa New Bilibid Prison, kundi maging sa iba't ibang piitan pa sa buong bansa. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang magsimula ang culminating activity sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City na pinangunahan mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. 371 persons deprived of liberty o PDS nga ang nakalaya sa seremonya na may temang epektibong reformasyon kaakibat ay pag-asa at tagumpay sa bagong buhay. Dito lang sa Bilibid isinagawa ang main program, pero ang higit 300 PDS nga na nakalaya mula ito sa iba't ibang prison facilities sa buong bansa. Ayon kay Secretary Remulla, pagpasok pa lang niya sa DOJ, bahagi na ng kanyang prioridad ang pagtutok sa mga piitan sa bansa, gayon din ang pagpapalaya sa mga karapat-dapat na inmates. Kaya't ang programang ito ay bahagi niya ng kanyang pagtupad sa sinumpaan niyang tungkulin. Giit pa ni Remulla kasabay ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito nga ay maituturing na regalo at maagang pamasko ng gobyerno para sa ating mga kababayang inmates. It's an act of grace and syempre the sovereign, ang origin niyan talaga the sovereign. Nung araw, the kings would do it on his birthday. Ngayon naman syempre, he's the head of state. The act of grace is something that the country likes to see, wants to see from a very powerful man to the one who is most desirous of liberty. Ano yan, it's a very good gesture to society. Paglilinaw naman ang kagawaran, iba pa rito ang panibagong batch ng mga PDS na palalayain naman sa ilalim ng executive clemency. Target ng DOJ kung kaya ngang buwan-buwan ay magkaroon sila ng mass release of PDS. Meron pa iba. GCTA ito at saka other releases. Meron pa kaming winner workout na clemency, pardon and parole and commutation of sentence. Ang ating mga nakausap na lumaya ngayong araw, abot-abot ang pasalamat sa pamahalaan. Nagpaabot din sila ng pagbati sa presidente, gayon din ang pamunuan ng DOJ. Well, happy birthday, Mr. President. I hope you have a great day. Kasi marami po tayong trabaho na lalabis sa bansa. Nagsisimula pa lang tayo. And I hope that this birthday is good to you and good for you. Aljo, sa panig naman ng Public Attorney's Office, tiniyak din nila ang mas pinaiting na mga hakbang para talaga nga maituloy-tuloy ito nga mass release of PDS na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Aljo? Mela, ano namang hatid na tulong ng pamahalaan sa mga nakalayang PDLs? Siyempre, para sa pagsisimula nila ng panibagong buhay. Aljo, tama nga yan. No? Kanina, sabi ng Bureau of Corrections, may hatid silang gratuity and transportation allowance para sa ating mga PDLs na nakalaya. At meron din dyan na silang binigay na discharge order para nga kumbaga magsisilbing clearance din ng mga PDL kung nga may mga nais silang gawing trabaho o ano. Tapos meron din naman silang mga iba pang proyekto para sa PDL. Bago pa man kasi Aljo makalaya itong ating mga persons deprived of liberty, meron na rin iba't ibang programa ang Viewcore sa loob ng PITAN. May mga workshops at iba pang aktibidad para ma-enhance ang kakayanan ng ating mga PDL. Once nga na lumaya sila, ay meron din silang mga skills na natutunan at iba pang magagamit sa kanilang pagsimula ng bagong buhay. Aljo? Maraming salamat, Mela Las Moras.